magandang araw sa inyo, mga viewers. Welcome po ulit sa ating channel. Ngayon nga ay ating aalamin ang sinasabi ng mga evolutionista, ang natural selection. Marami sa ating mga viewers na hindi alam ang natural selection ng evolution. So ngayon ay ating iisa-isahin. Ang natural selection ay mula ito sa malikot na kokote ni Charles Darwin. Sabi nga dito sa sulat ni Charles Darwin, actually, mahaba itong sulat niya. Kinuha ko lang ang pinaka punchline ng sulat niya. Sa buong sulat niya or artikulo, pinalalabas niya na ang buhay ay nagsimula sa isang bakterya lamang at nang kalaunan ay nagkaroon ng natural selection. Nagsimula sa isang bakterya nang makalipas ang milyong-milyong taon mula sa maliit ay unti-unting lumalaki at lumipas naman ang maraming mga taon ay nagbabago na ang mga anyo nito hanggang sa dumating ang panahon naging mga maliliit na hayop gaya ng mga reptilya at mga marine life. At wala pa rin daw mga dambuhalang mga hayop noong araw gaya ng mga dinosaur, elepante, mga hayop sa gubat. Maliliit daw muna ang nauna kaysa sa mga malalaki hanggang sa nagbago ang anyo ng mga maliliit naging tulad daw sa mga unggoy at mga hayop sa gubat. Ang nakakabaliw dito ay tayo daw mismo ay galing sa unggoy. So sa mga naniniwala ng gayon, edi kayo na lang. Sa teorya ni Charles Darwin, maraming mga scientist ang tutol sa kaniyang teorya. Ayon daw sa mga scientist na tutol kay Darwin, hindi daw maaari na mauna ang mga maliliit kaysa sa mga malalaki. Dahil nga sa kanilang nadiskubre na tinatawag nilang symbiotic relationship. Ayon sa kanilang mga pagsusuri, mula nang magkaroon ng buhay sa mundo, ay mayroon ng symbiotic relationship o balance sa ating ecosystem. So ang bawat may buhay ay nagdidepende sa isa't isa ding may buhay. Hindi mabubuhay ang isa kung wala rin ang isa. So dependent ang isa't isa. So magbibigay ako ng isang halimbawa upang malubos naman ang inyong mga pagkaintindi. So halimbawa, ang lamok. Alam natin na ang lamok ay nabubuhay sa dugo ng hayop. So mabubuhay ba ang lamok kung walang hayop na masisipsipan niya ng dugo? So hindi mabubuhay ang lamok kung walang hayop. So kailangan mag-exist sila ng sabay para mabuhay ang lamok. Isa pang halimbawa,
hindi na tayo lalayo. Tayo mismo. Alam nyo ba na mula sa inyong bibig hanggang sa tumbong ay may trilyong bakterya ang nandyan? May tinatawag na bakterya na probiotic. Ang probiotic na bakterya ay katuwang natin sa buhay. Kung wala yang bakterya na yan, ay hindi tayo mabubuhay. So yan ang tinatawag na symbiotic relationship na kanilang napag-aralan sa lungat o sa natural selection ni Darwin. Ang symbiotic relationship ay tamang-tama sa Biblia. Sa talatang Genesis Kapitulo 1 Versikulo 24 hanggang 25. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kani-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri at ang hayop ayon sa kani-kaniyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. So nang lalangin ng Diyos ang mga may buhay, ay sabay-sabay silang nagsilabasan. Nang lumikha siya ay marami agad. Hindi nauna ang mga maliliit at hindi nauna ang mga malalaki, kundi lahat ay sabay-sabay. Kaya nga, kung kumain man ang pating ng mga isda, hindi ito mauubos agad-agad dahil ay sagana nga ang isda sa tubig. Kaya nga, nang likhain ng Diyos ang tao, ay kumpleto na ito sa mga pangangailangan upang mabuhay ang tao. Hindi tulad sa paliwanag ni Darwin na naging unggoy muna tayo at kalaunan ay naging ganap na tao. Kalokohan lang yan ni Darwin. So maliwanag na ang lahat ng mga may buhay ay galing o nilalang ng Diyos. So ayan mga viewers, sana naman may natutunan tayo. So abangan sa susunod na mga video ang mga bagay-bagay ng Biblia na pinatutunayan ng siyensya.